So, ang gagawin ko ngayon guys, magagawa lang ako ng guide ko para kapag nag-shade ako ng pencil, pantay-pantay siya, maayos tingnan. So guys, ito na siya. Ayan. Bali, yung small rectangles, ayun yung isi-shade natin. So, yung pencil na gagamitin natin guys is Staedtler Mars Lumograph 8B. Ito yung napili kong gamitin na pencil kasi based on my experience, sobrang hirap niyang burahin. So, para mas ma-challenge yung erasers natin, kakapalan ko yung pag-shade dito. So, eto na siya. Ayan. Even naman yung pagkaka-shade natin. Bago tayo mag-start ng pag-erase, ipapakita ko sa inyo yung bawat brand ng eraser natin. And then, yung price para may idea kayo. So, this one is Power Castle. And then, yung left side is for pencil. And the right side is for ink. And its price is 29 pesos. So, let's try this one. So, ang gagawin ko ay buburahin ko siya from left to right and then babalikan ko siya. So, as you can see, it's very obvious na nag-smudge yung pencil lead natin. So, ayan. So the first one is the Faber-Castell. So let's try this one. It says that it is a PVC free for erasing black lead pencils and its price is 23 pesos. So let's try it. Impressive. Ang smooth niya guys. As you can see, walang lead na nag-smudge. Same with the first ones, nag-smudge din yung lead ng pencil natin, but this one mas makalat siya. So let's try this Artline Examate and its price is 15.75 pesos. Yung result guys, sorry kung hindi ko na videohan kasi nag-full yung memory card ko, pero as you can see, nag-smudge yung lead pero minimal lang. And this one is Map Eraser. Try naman natin itong napakasikat na Tombow Mona Eraser.
hindi kaano nag-smudge yung lead ng pencil natin, guys. Maganda talaga siya. So, this one is another Tombow Mono Eraser. But this one is white. And yung gagamitin natin is black. I don't know the difference. I checked the label, pero nakasulat siya sa hiragana or katakana. I don't know. So, price is 26 pesos. Same with the other one. The color white. Smudge din siya, guys. So, next is another Faber-Castell special eraser for examination. And its price is 19 pesos. Sorry, nag-blurred yung camera ko. Fix natin. Wait lang. Oh, eh. Nag-smudge siya. So, next is this Pentel eraser. And its price is 26.75 pesos. Ayan, grabe. Sobra yung smudge niya. Next and the last is this Faster Dust Free and its price is 15 pesos only. This is the last one, guys. So, let's see. Nag-smudge din siya pero hindi siya ganun kadami. So, ayan guys, once again, pakita ko sa inyo. So, ayan. Let's answer the question. Which one is the best? So, for me, because it's so very obvious that this Faber-Castell PVC free for erasing black lead pencils is the best. As you can see, it's so smooth other than the others. And Examate is also good. And also the Monotombo White. Again guys, ito yung mga erasers na ginamit natin. I hope itong ginawa kong review ay makatulong sa inyo and nagbigay ng idea kung ano yung eraser na bibilhin ninyo next time. By the way guys, kung meron kayong mga art materials na gusto ninyong i-review natin, please huwag kayong mahiyang mag-comment. So that's all for today. Thanks for watching. Bye!